Hi Cancer, ito naman po yung mensahe sa iyo ngayong araw. Tignan po natin kung ano ito. Spirit Guide, ano po yung mensahe natin for Cancer today? Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus, Spirit Guide. Ano po yung mensahe natin kay Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus? Cancer. So, I hope okay lang po kayo ngayong araw. Ingat po kayo, huwag kayong magpapaulan. Kung mainit naman sa lugar nyo, huwag kayong magpapawis. Magpapatuyo ng pawis kasi baka ubuhin naman kayo. Okay, palakasin nyo po yung inyong immune system. At iwasan ding magpuyat, Cancer. Marami sa inyo. Puyat kayo ng puyat. Tignan natin. Ayan. Meron tayo ditong give love. Oh, diba? Give love. Give love, Cancer. Okay, ano ba yung iba sa inyo? Yung iba sa inyo, ready na ba kayong magmahal? Ready ba kayong magbigay ng pag-ibig? Or ito ay pinipigilan nyo? Tignan natin kung ano yung mensahe sa'yo pagdating sa iyong career. Pagdating po sa career, spirit kayo dito. Six of Cups, so parang ito nagiging maingat kayo pagdating sa inyong career. Cancer, meron din kayo dito, sabihin natin, hindi ko alam kung may doubts ba kayo, nagdadalawang isip pa kayo. Yung iba sa inyo, maaaring meron kayong gustong i-pursue na career. Yung iba sa inyo, yung career na to ay parang matagal nyo nang iniwan. So parang gusto nyo ulit balikan ito. So yan, pasensya na po kayo. Ayan, nainitan yung ano, yung alaga kong papi. Ayan. So, ayan, yung iba sa inyo, nag-iingat kayo dito. Parang meron nga kayong gustong balikan na career. Or siguro iniisip nyo yung iba sa inyo. Parang ewan ko kung realization ba to or may panghihinayang kayong nararamdaman. Paano kaya kung hindi ako umalis dun sa dati kong trabaho? Ano na kaya yung position ko dun ngayon? So, yung iba sa inyo, ayun, parang may mga memories na bumabalik sa inyo dito. Parang memory lane ngayong araw pagdating sa inyong career. Or siguro, naiisip mo lang ngayon na tama yung decision ko na hindi ako umalis sa trabaho na to. Kasi kung umalis ako dito, wala ako ngayon dito sa kinalalagyan ko. Okay, so maaaring iba sa inyo, nagbigay talaga kayo ng pagmamahal dito sa trabaho nyo. Minahal nyo talaga, in-embrace nyo yung inyong trabaho. So ganyan naman kasi dapat nagpapasalamat tayo at minamahal natin kung ano talaga yung nasa harapan natin, yung trabaho natin. Tignan naman natin pagdating sa iyong kaperahan. Pagdating naman po sa kaperahan ni Cancer Spirit Guide, kamusta naman po ngayong araw? Kamusta naman po ang kaperahan ni Cancer Spirit Guide? Mayroon tayo ditong Ace of Pentacles. O, diba? Yan din yung kaninang nakita ko dito. So, Ace of Pentacles, pagdating sa iyong career, so may bagong simula dito. Maaring yung iba sa inyo may offer nga sa inyo dito. Yung offer na to is out of love, kaya binibigay ng isang tao sa'yo. Hindi love yung binibigay niya ha, kundi ino-offer niya to sa'yo kasi mahal ka niya. Ayan, yung iba sa inyo, may marireceive kayong gifts, may marireceive kayong money, baka pagdating po ito sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan, or kung kanino man galing yung perang ito, pwedeng, hindi ko alam kung awa yung nararamdaman niya sa'yo, pero kasi maaaring love, out of love, kaya niya gagawin to. Yung iba naman po sa inyo, maaaring kayo yung mag-offer nito sa ibang tao. Kayo yung mag-offer ng help. Ayan. So, maganda po yung finances nyo. Kaya lang kasi simula pa lang to. Sa iba sa inyo, nagsisimula pa lang kayo. Kaya, kailangan yung patatagin. Kailangan yung alagaan. So, give love. Mahalin mo yung kaperahan mo. Yan yung sinasabi sa'yo. Cancer. Diba? Oo. Mukhang merong nakakaintindi sa'yo ngayon dito. Pagdating sa pinagdadaanan mo. Tignan natin pagdating naman po sa love life ni Cancer, Spirit Guide. Kamusta naman po pagdating sa love life ni Cancer? So, meron tayo ditong Judgment and the Tower. So, for some of you, parang kakagaling nyo lang po sa breakup o kaya may away kayo ng person mo. Ayan. So, tignan nyo. Hindi kasi good yung foundation dito. Kung meron man po kayong nakakausap, alam mo yon, hindi siya nagtagal. Cancer. Maaring yung iba sa inyo, nalinawan kayo,
Alam mo yun, nalinawan kayo kung ano ba yung dapat yung i-prioritize. So, yung iba naman po sa inyo, baka ito yung person nyo. Nalaman niya kung ano ba talaga yung dapat niyang i-prioritize kesa dito sa love life. So, maaaring meron siyang ibang pinili. Yan, bukod dito sa relationship nyo. So, kung tatanong mo ako, maayos pa ba to? Maayos naman siya. Kailangan nyo lang syempre mag-usap. Pero tanong natin, maayos pa ba to, Cancer? Kasi yung iba sa inyo, ito kasi is, ano to, break up to. Tapos sabi ko nga, parang may natauhan dito. Give love. Yung iba sa inyo, nung nakapag-decide kayo huli na yung lahat, maaaring naunahan na kayo ng ibang tao. Yung iba naman ganun. Eight of Pentacles. So, kung i-work out nyo to, kung paglalaanan mo talaga ng oras, pwede nyo pang maayos to. Okay? Pwede nyo pa siyang maayos. So, if you are willing to sacrifice pagdating dito sa relationship na ito, pagdating sa marriage na to, then do so if you really want na maayos to. Pero kung ayaw mo naman, edi go on with your life. Basta, make sure na wala kang regret dito, Cancer. Okay, so yun lang po yung mensahe sa'yo. Maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye po and enjoy the rest of your day. Hi Pisces! Ito naman po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Tingnan natin kung ano ito mula sa ating mga spirit guides. Mula kay Universe. Tingnan natin ano yung mensahe sa'yo. Ano to? Speak your mind. Wag mo daw itago kung ano yung mga naiisip mo. If mayroong ideas na nag-spark sa isipan mo, sabihin mo. O kaya isulat mo o kaya magplano ka. Tignan natin. So, meron kang ka-conversation dito. Meron kang nakakausap na nakakapag-stimulate ng mind mo. So, yung taong to, kung sino man tong kausap mo, Pisces, madami ka talagang natututunan. Or parehas kayo, madami kayo natututunan sa isa't isa. So, okay kausap to. Pwedeng ginaguide mo siya, ginaguide ka rin niya. Nagtutulungan ba kayo dito? Nagpapalitan kayo ng mga mensahe. Nagpapalitan kayo ng ideas. So, tingnan natin. Iba sa inyo, parang meron kayong pinapakita dito sa taong to. Four of Rods. Pagdating po ito sa iyong trabaho. So, yan. Busy po kayo dito. O mukhang may sinasabihan ka ng ideas mo. Or siguro ito, ikaw to. Sinasabi mo, ay, wag mo diyang ilagay dito. Ganyan. So, parang meron kang tinuturuan dito, nagtutulungan kayo pagdating sa trabaho ngayon, nagbabatuhan kayo ng mga ideas. Yan yung nakikita ko dito. So, wala naman po masyado magiging problema pagdating sa inyong trabaho ngayon, maaayos nyo siya or magagawa nyo siya, matatapos nyo siya ng maayos. Meron tayo ditong Ace of Swords pagdating sa iyong kaperahan. So, yung iba po sa inyo, di ko alam kung nahihirapan na kayo ngayon pagdating sa inyong kaperahan. Kung meron man pong lalapit sa inyo, baka kasi may lumapit din sa inyo, Pisces, may manghingi ng tulong, sabihin mo talaga kung ano yung totoo. Sabihin mo na wala kang pera. Sabihin mo na ito lang yung mapapahiram ko sa'yo. Maging honest po kayo, hindi lang sa sarili nyo, pati dun sa nanghihiram sa inyo. Paano kung wala naman talaga kayo mapapahiram, diba? So, asikasuhin nyo din po yung pera nyo. May breakthrough dito na paparating. So, gamitin nyo lang talaga yung pera nyo sa tama at babalik yan sa inyo. So, if meron kang gustong gawin na investments, sabi ko nga, baka yun, ito yung pinag-uusapan nyo ng taong yan. So, maaaring makatulong yan po sa inyo. Pwedeng hindi yan utang, kung hindi yung sinasuggest ng taong to ay makatulong sa'yo financially. Or babalik yung pera mo ng bongga. Pero, sabi nga, pag it's good to be true, it's not true. So, pero pag-aralan mo pa rin. So, hindi naman porket sinabi ito, ay maganda yung kita dito, malaki yung kita dito, ay maniniwala ka na agad-agad. Siyempre, kailangan pa rin, stop muna, pag-aaralan ko muna yan. Diba, pause ka muna, pag-aralan mo muna. Mas maganda kasi yung ikaw yung nakaka-discover. Ay, oo, tama pala siya. Maganda nga pala yun. Sige nga, try ko nga mag-invest. Pero hindi ko invest lahat ng pera ko. So, yun, pag mag-invest din kayo, wag naman agad-agad ay i-invest nyo lahat yung pera nyo. Laro-laro muna kayo. Tantsahin nyo muna kung okay ba siya, gamay ko ba siya. Tignan natin. Okay naman po yung inyong kaperahan, Pisces. Nandun na kayo, sige, sabihin natin na yung iba sa inyo, hindi naman kalakihan yung sinesweldo nyo, pero nakaka-survive kayo.
Oh, you will survive, Pisces. Tignan natin, pagdating sa love life. Pagdating po sa love life ni Pisces, Spirit Guide, kamusta naman po ngayong araw? Meron tayo ditong King of Swords. So, ayan. Meron dito cold sa'yo, Pisces. Yung person mo, cold sa'yo. The Devil. Ayan, mukhang may sumpong. Ayaw kang kausapin. Oh, nagdadalawang isip pa siya, kakausapin ka ba niya o hindi. Pinag-iisipan, meron ako nakita dito, pinag-iisipan niya kung ibablock ka ba niya o hindi. Ayan, mukhang may away kayo dito. Medyo magulo din yung isipan nitong person mo. Nag-overthink siya. Kaya siguro, speak your mind. Ayan. Pero kasi, iwasan mo lang. Kasi overthinker itong person mo. So, mag-ingat ka lang din siguro sa mga sasabihin mo sa kanya. And be honest. Be honest lang din talaga. Huwag ka masyadong, kasi diba, baka kasi magaling itong makahuli ng nagsisinungaling. So, be honest lang din talaga sa mga sasabihin mo. Pisces. Okay? Speak your mind. Yan yung sinasabi sa'yo. Hindi lang yung heart mo, pati yung mind mo. Diba? So, yan lang po. Maraming salamat. And medyo mahirapan kang makipag-usap dito sa person. Medyo close, medyo sarado pa yung isipan niya. Okay? So, yan lang po. Maraming salamat. And see you again on my next video. Bye-bye, Pisces. And enjoy the rest of your day. Hi, Scorpio. Ito naman po yung reading mo for today. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo ngayong araw. Ano po ang mensahe natin kay Scorpio Spirit Guide ngayong araw? Meron tayo ditong affirmation for healing the heart. So, iba sa inyo, broken-hearted? Healing the heart. So, meron dito nalulungkot. Pero nakikita ko positive naman po yung outlook nyo dito sa life. Siguro parang ano, iiyak nyo lang yan ngayon, tapos mamaya-maya okay ka na. Tignan natin. Baka po iba sa inyo ay may breakdowns. Tama ba? Nagbe-breakdown kayo ngayon. May series. Series ito. Tignan natin. Pwede rin naman na hindi ikaw to. Pwedeng taong kinukomfort mo. Pwedeng katrabaho mo. Pwedeng sa family members mo. Pwedeng pamangkin mo. Pinapayuhan mo siya dito. Tignan natin. Pwedeng asawa mo. The Fool, pagdating sa iyong career, so risk taker dito si Scorpio. Meron kayong gustong itry. So, yung iba po sa inyo, could be naghahanap po kayo ng trabaho, nag-a-apply kayo ng ibang trabaho or sa ibang company. So, parang, ano, you're ready for some adventure ngayong araw. Parang lalabas kayo ng opisina, ganyan yung nakikita ko dito. Pwede iba sa inyo, mag-travel din kayo. Pwede na, ang positive ng ano mo, ng outlook mo sa life. Wala ka masyadong iniisip na problema ngayon, Scorpio. Relax dito yung isipan mo. Tignan natin sa kaperahan, meron tayo ditong 7 of Cups. So, yan. Ang sinasabi lang kasi dito is, wag mo masyadong sabihin natin. Kasi yung iba sa inyo, ang dami yung pangarap dito, pero ginagawa nyo ba yung tama para maabot nyo yung pangarap na to, Scorpio? Ayan, kasi iba sa inyo, napakadami nyo iniisip, napakadami nyo gustong bilhin, napakadami nyo gustong ipundar. Yung iba naman, napundar nyo na. Kaya lang kasi, minsan, medyo nawawalan kayo ng, ano ba, ng motivation. Tapos yung iba sa inyo, parang hindi nyo siniseryoso. Hindi ko alam kung masyado ba kayong seryoso sa trabaho o hindi nyo siniseryoso yung trabaho nyo. So kung gusto nyo na may ma-reach, na may maabot kayo, may matapos kayo, at ma-promote kayo pagdating sa inyong trabaho, gawin nyo ito with love, gawin nyo ito with consistency, with integrity, yung inyong trabaho. And ito, pagdating sa kaperahan mo, iba sa inyo, medyo nahihirapan kayo ngayon. Madami kayong pangarap at nahihirapan kayo naabutin ito. Okay? Pero huwag kayong susuko, Scorpio. So, ano lang yan? Struggle lang yan. Okay? Kailangan mo talagang pagdaanan yan para mas maging matatag ka pa. Yung iba naman po sa inyo, hindi ko alam kung magsha-shopping kayo or mag-grocery kayo ngayong araw. Tignan natin. Pagdating naman po sa love life ni Scorpio. So, meron tayo ditong reconciliation. So, kung sino man po itong nakaaway mo,
Nakaaway talaga, no? Ayan, kung sino man tong nanakit sa'yo sa puso mo, Scorpio, kung sino man po ito na iniiyakan mo ngayon, is magiging okay pa kayo ng taong yan. Ayan, mukhang di lang kayo nagkaintindihan, misunderstanding lang yan, magkakaayos pa kayo. So, usap lang po kayo, siguro pag medyo huminahon na kayo parehas, tsaka kayo mag-usap ng taong yan. Okay? So, yan lang po. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and enjoy the rest of your day.